ako po si Miss Marian. Ituturo ko po ngayong umaga sa inyo kung paano ko ginawa yung teaching demo ko. Gamit lamang ang PowerPoint presentation na 2016 na version. Ituturo ko rin po kung paano ninyo iseset up ang inyong area bago kayo mag-start ng recording. Bago ang lahat, kailangan ninyo mag-open ng PowerPoint presentation yung tapos na nagagamitin ninyo. Ang gagamitin ko pong PowerPoint presentation ay ginawa ko noong 2016-2017 pa. IPPICT po ito na lesson. So, ang gagawin ninyo para ma-record ninyo, una, kailangan na ang inyong version ay yung sa 365 or yung 2016. So, para makarecord kayo, i-click nyo lang yung slideshow tab. I-click nyo yung drop-down option and then i-click nyo yung current slide. Kasi pag kinlik nyo yung beginner, magsisimula siyang mag-record hanggang sa dulo. Nang sunod-sunod. Nakalagay rito na naka-turn off daw yung aking camera. So, kailangan nyo po siyang i-click dito sa settings. So, pag handa na kayo, i-click nyo lang ang record or yung R at mag-antay kayo ng isang segundo bago kayo magsimulang magsalita. Antayin nyo rin po na matapos yung transition slide. Parehas nito. Magandang umaga mga bata. Kung nagkamali man kayo, pwede nyo siyang i-record kaagad. Hindi nyo na kailangan i-delete. Magandang umaga mga bata. Ngayong umaga ay matututo tayo ng ICT sa EPP. Handa na ba kayo? At kung gusto nyo naman pumunta sa next na slide, i-click nyo lang ito. So sa slide na ito, pinapakita ang mga lessons namin para ngayong umaga. Merong about sa files and folders, soft and hard copy, bahagi ng file name, at kung ano-ano pa. At pag natapos na kayo ng record, i-click nyo lang itong stop. And then, i-click nyo yung escape button na nasa inyong keyboard. Pag natapos nyo na ng record yung mga slides na gusto nyong lagyan ng recording, i-click nyo yung file, i-click nyo itong save as, tapos i-click nyo yung drop-down option na ang nakalagay na default ay .pptx. Hanapin ninyo yung mp4 at i-click ninyo yung save. May lalabas ka agad na loading tab dito na magiging color gray. Sa ngayon, puti pa siya. So, dapat hindi nyo hawakan or galawin ang inyong presentation habang ito ay nagpo-convert into MP4 na file o yung video. Antayin nyo siyang matapos hanggang sa dulo na ang buong loading tab ay magiging color gray. Okay, tapos nang mag-save ang ating file. Hanapin natin ngayon kung asan nakalagay yung file natin. Ayun. So, pag dinouble click nyo yan, magandang umaga mga bata. Okay. At meron na kayong MP4. Ngayon, paano nyo siya maya-upload? Una, kailangan ninyo ng YouTube account. Ikalawa, kailangan ninyong mag-install ng Handbrake. So, anong gamit ng Handbrake? Ang Handbrake po, pinakita na ito ni Mark C. sa isa sa mga seminars niya nung last year. Yung quality ng video ay ginagawa niyang more compact para mas mabilis siya na ma-upload. Ngayon, yung YouTube video, o yung YouTube brother na account, hindi kailangan yun siya kung gusto ninyo na i-upload lang siya sa Facebook. Pero po, ang Facebook ay may 25 MB na limit. So, mas maganda pa rin na kung ang inyong file ay parehas ng ginawa ko, halos 3 oras, sa YouTube kayo na verified na account. Ngayon, kung hindi verified yung account ninyo, pwede lang kayong mag-upload ng hindi lalagpas sa 15 minutes na video. So, paano gamitin yung Handbrake at paano mag-upload sa YouTube? Una, kailangan ninyo ng Handbrake na application. Yung akin ay andito. Pwede kayong mag-download nito. May free na version nito online. Ilalagay ko yung link siguro sa video na ito. Habang binubuksan natin siya,
buksan ninyo rin yung inyong natapos na video. Ito yung ginawa natin kanina. So, iyan ang unang lalabas sa handbrake ninyo. Pag may lumabas na warning, i-click nyo lang yung no parehas ng kanina. I-click and drag ninyo yung inyong video. Antayin ninyo na mag-upload siya. At i-click nyo yung web optimize. Pag okay na, follow nyo yung steps na yun, i-click nyo yung start. Mag-change ng icon yung start and code pag na-click nyo na siya. So, pinlink ko na. Yan ang mangyayari. Antayin nyo na yung loading bar sa ilalim ay matapos. Ito ay minimize ko na. Okay, so nabuksan ko na yung account ko. Paano kayo mag-upload? I-click nyo lang yung inyong, yung icon ng inyong verified na YouTube account. And then, i-click nyo yung YouTube Studio. So, dito yung area kung paano kayo, kung saan kayo pwede mag-upload. At pag nag-load na siya, i-click nyo lang itong upload. Tapos, i-drag and drop. At antayin nyo siya na mag-upload. May lalabas ng mga options rito. So, change nyo yung title. Importante yun. PPP trial video. Yung description for another video. Tapos yung playlist. Ah, hindi pala. Hindi ko nga pala yung nilagay. Tapos kung pambata ito, hindi, i-click nyo yes or no. May mga iba pang options dito sa ibaba. Pero kung parang okay niya sa inyo yan, edi i-click nyo na yung next. Ako, itong category at hindi itong playlist, hindi itong category, chine-change ko into educational videos at palagi ako naglalagay ng hashtag. So, paano ko siya ilalagay. Sulat ko lang siya. Lagyan ko ng comma. Tapos, magiging ganyan na. Okay? Tapos, i-click nyo yung next. Next ulit. Tapos, dito may option kayo kung gusto nyo maging private, unlisted, or public yung inyong video. So, ito ay trial video. So, gagawin ko siyang private. Ako lamang at ako ang pwedeng makapanood nito unless i-share ko siya privately. Pag okay na yan sa inyo, i-save nyo na. At makikita nyo siya sa inyong content. Okay, ayan na siya. Okay. So, pwede nyo pa siyang i-edit kung may gusto pa kayong i-edit kanya. Example, thumbnails. Now, ang thumbnails ay parang mga posters ng sinehan. Yun ang unang-unang makikita ng inyong viewers. Mas mabuti, napalitan nyo siya ng something na interesting. Example, ito. Or pwede kayong mag-upload ng sarili ninyong thumbnail, pero pwede nyo lang itong gawin ulit kung ang inyong account ay verified. So, kunwari, gusto ko siyang palitan ng ito. Click ko lang yung picture and then i-click ko yung open. And then i-click ko yung save. At babaguhin na ni YouTube yung aking thumbnail. So, pag na-upload yun na, pwede nyo nang isend yung inyong link sa inyong group kung, o sa inyong estudyante kung kanino yung kailangan isend yung inyong demo o yung inyong lesson. Pero bago kayo mag-record, siguraduhin nyo muna na ang inyong paligid ay tahimik, walang malalakas na ingay, para hindi pumasok sa inyong microphone. Mas maganda pa rin na yung microphone ninyo ay may noise cancellation. So, yung una kong video, gumamit ako nito. Dahil sa ito ay may noise cancellation. Another, kung ayaw nyo makikita yung sarili ninyo,
pwede niyong lagyan ng masking tape o band-aid ang inyong camera kasi ang PowerPoint presentation ay i-record pa rin kayo kahit na tapos na kayong magsalita. At so, example, ito, ilalagay ko ngayon at bigla na lang akong nawawala sa screen. Dapat rin na ang ilaw ng inyong kwarto ay nakaharap sa inyo, hindi parehas nito. Against the light, ako technically dito sa isang area na to, pero hindi dito, o dito sa kabilang area. At meron din akong ilaw sa taas. Mas mabuti na yung ilaw ay nakaharap sa inyo para makita kayo ng mabuti. Silent nyo yung phone ninyo, yung background ninyo, mas mabuti kung may depth. Or gumawa kayo ng sarili ninyong printed na background, yung tarp papel, mas madali yun siya. Kung may mga katanungan pa kayo, pwede nyo akong PM or mag-iwan kayo ng comments sa video na ito. Bye!